Bina nata naman ni Vice President Lenny Robredo, ito pong mga patuloy na nagpapakalat ng fake news. Saan ba man gagaling yan? Tahasan na nating sabihin, wag na tayong maglokohan. Sa kampo ng mga kalaban eh. Nasanay na sila na yan ang paraan, mga kaibigan, para sila manalo. Manira, mag-imbento. Yan ang masama eh. Kaya pagka si Vice President Lenny Robredo na ang nakaupong presidente, doon lamang matatapos ang kabuktutan nito mga hayop na ito at mga animal na yan. Pati ho yung bayanihan i-konsulta na matagal ng programa ng Vice President, kung pwede lang, isama na nila lahat eh. Bagay, hindi na rin tayo nagtataka ano po na siraan sila sa pamamagitan ng fake news sapagkat yan eh, matagal na nilang ginagawa yan from day one. Simula nung matalo ang kandidato nila. At yun naman eh, pinopondohan ng kandidato nila at ng administrasyon, ano po. Yung pagpapakalat ng fake news, dyan lang naging magaling itong administrasyon ito. Tsaka yung si Narcos sa paninira. Eh yan lang mga paninira nila na yan na dinaya raw ni Vice President Lenny Robredo eleksyon. Hanggang ngayon, walang katibayan eh. Wala maipakita eh. At yan ang masama, mga kaibigan. Eh yan eh, tahasang paglapastangan sa Korte Suprema na nagdesisyon, ho? Na walang nangyaring dayaan. At kung may dinaya, lumalabas si Vice President Lenny Robredo pa na daya. Dahil nung buksan yung mga urna, mga kaibigan, eh nakita, mas mataas pa pala ang dapat na nakuhang boto ni Vice President Lenny Robredo doon sa mga binuksang ballot boxes. Eh sila, nandaya. Mga walang hiya eh, ano po. Hindi lang yan ang kanilang fake news ha. Meron pa, ito, buti na fact check ng isang pahayagan. Itong isang supposed ay litrato po ha? Na nagkaroon daw ng lihim na pagpupulong si Vice President Robredo tsaka yung dating COMELEC chairman na si Bautista bago daw ang eleksyon noong 2016. Talaga mga siraulo eh no. Ito huy, ano ito ha? Dati na nilang pinakalat ito. Na inuulit nila, nirirehas. Naubusan na eh, nang ipansisira eh. Kaya babalikan lang yung dati. Buti may nag-verify nito mga kaibigan. At natuklasan na ito ay fake. Buti na lamang merong Vice President Robredo. Kung hindi, wala pa ho tayong makikitang gumagawang tulong mula sa pamahalaan maliban sa kanya. Sa panahon ng pandemya, ano po? Hindi lang pandemya, pati dun sa mga napinsala ng bagyong si Odette. Takin ninyo, libu-libong pasyente ng COVID-19 ang nakatanggap ng libreng konsultasyon. May kasama pa hong care packages mula sa bayanihan i-konsulta ni Vice President Lenny Robredo. Kaya nagdalamhati itong isang dating beauty queen eh, na si Maggie Wilson. Na sa kanya pong ika nga mga sinabi ay isang napakalaking kahihiyan. Kahiya-hiya ang Pilipinas dahil ni walang libreng COVID-19 antigen test dito sa Pilipinas.
Wala eh, lungkot na ang buhay ng mga Pilipino. Mga Pilipinong hindi tanga. Yung mga Pilipinong nag-iisip. Ito pa, yung mga fake news, hindi na bago ito, yung sinasabi na ito raw i-consulta program ni Vice President Lenny Robredo, eh sinasabi nila, ang ginagawa raw yan, kukunan ka ng impormasyon. Inukuha pangalan mo, address mo, ganyan. Yun daw ang intensyon ng bayanihan i-consulta. Eh totoo yun. Kung walang doktor, kung walang ipinabibigay na mga kit, kung walang konsultasyong nangyayari. Totoo yung imbento nyo. Eh pero hindi ganun yun eh. Naturalmente, sinuri ka ng doktor, pumunta ka sa pangkaraniwang health center, sumangguni ka sa karaniwang doktor, hihingan ka ng impormasyon o hindi? Siyempre, hingan ka. Di ba? Paano malalaman kung ano igagamot sa'yo? Ha? Kung ano ipapagamot mo? Kung hindi alam ang edad mo? Di ba? Hindi alam ang pangalan mo? Paano ka re-resitahan? Di ba? Pwede ka ba resitahan ng hindi alam kung ano pangalan mo? Kaya iba pangalan mo? Hindi pwede yun. Okay. Mga gago eh. Ginagaya nila kasi nabuko na yung kay Narcos na nagpapakalat ng biodata, di ba? Pipilapan mo, pangangakuan ka kasi ito anya ay pag nanalo ito, bibigyan ka na 1,000,000. Alam ko saan ka pupuntahan, kukontakin. Ginawa na yan nung panahon ng mga loyalist rally. Ang daming walang yan leader dyan. Tapos sinisingil ng ID, sa bayad sa ID, yung mga loyalist. Ah, ang dami niyan. Hanggang ngayon, may ginto pa nga eh, mga nilalakad eh, kung saan-saan. Yung si Roger Paywan, dating assemblyman na sectoral representative nung araw sa batasan, namatay yun eh. Di ba ano yung alalay ni Imelda yun? Kasama nila sa Hawaii yun. Dating youth, sectoral. Nung panahon ni Gloria, dahil malakas si Imelda kay Gloria, kasabwat eh, napa-appoint yun sa TESDA. At yun ang huling naging presikwatari, di ba? Panakip butas na presikwatari. Eh sino ba yung Roger Paywan na yun? Dati yun, nung nakabalik na rito yung mga yan, umaangkas dun sa programa ko. Nakikiprograma lang sa programa ko sa radyo nung kami ay nasa DWBC. Ha? Walang pambayad sa radyo. Alam ba ninyo yun? Napabalita yun. Inaresto yun. Di ako nagkakamali sa Hong Kong. Ha? Bakit? Eh, dahil sa ganyan, yung mga ginto-ginto raw na deposito sa mga bangko, account ni na Marcos, wini-withdraw, hinuli sila, mga kaibigan. Ngayon, yan, pinalilitaw nila yung fake news na itong bayanihang konsulta ay kinukunan ka lang ng personal data. Yan. Pati daw yung precinct numbers. Ano to, si Isko Moreno? Ha? Nagpa-imprinta ng ID. Tsaka si Hani Lacuna, mga kaibigan, na MRI ID para sa mga taga-Maynila raw. Obligasyon, bibigyan lahat at lahat ay dapat kumuha ng ID ito. Ang labo ha ng paliwanag kung bakit kailangan yung MRI ID na walang kinalaman, mga kaibigan,
doon sa sinasabi nila. Mamaya babanggitin natin yan. Ngayon, bukod nga ho dyan, ang sabi ni Vice President Lenny Robredo, itong fake news sa kasagsagan ng pinakamalalang pagtaas ng mga problema ngayon, yung bagyo tsaka itong COVID, ang sabi nila, hindi ka patapatawad dito eh. Kaya kayo, matinong mamamayan, gusto ninyo matapos na itong fake news, kailangan si VP Robredo manalo. Kasi mga politiko latang kalaban niya eh, yung traditional politician. Si VP Robredo lang ang hindi pulpolitiko, mga kaibigan. Lahat pwede niyang magawa dahil para isaayos ang ating bansa, dahil nakita na natin yan sa kanyang karanasan, sa kanyang mga track record, na ipamalas niya na yan, yung kanyang kakayahan. Hindi siya nagsasalita na pinapangako itong gagawin ko ito, yan ang gagawin ko. Alam niya agad ang solusyon sa problema dahil pinag-aaralan niya at napag-aralan niya. Ngayon, ang sabi niya, we do not ask, hindi kami humihingi ng precinct numbers, yung numero ng presintong bobotohan mo. Anyone can try our Bayanihan e-consulta page. Pwede kayong sumubok dyan sa aming page. Sinisiraan yung kasi yung kanilang kandidato walang proyekto kung hindi mangako, mga kaibigan. Mangako ng hindi naman nila magagawa. Kamukha nitong nakaupo ngayon. Walang nagawa ito. Sipin mo. Halos lahat na ng bahay ngayon sa Pilipinas may COVID. Pamilya niya, pamipamilya na. Kami nga ho lahat eh. Ultimong maliit na bata dito nagkaroon na, mga kaibigan. Kaya yun ang malungkot, di kami makakilos. May gusto tayong gawin. Naudlot yung ating pagtulong sa audit dahil siyempre kailangan ko rin asikasuhin ang ating pamilya at yung katulong ko na sa proyektong ito, nagkasakit din buong pamilya, mga kaibigan. So, ang sabi dito, we cater to everyone. Nagsisirbi kami sa kahit sino. Walang pinipili. Hindi pa eleksyon, ginagawa na namin ito. Sabi ni Vice President Robredo, hindi sa pagbubuhat ng bangko, pero yung consistency sa serbisyo. May eleksyon o wala, hindi naman matatawaran. Yung makapagbibigay ng resibo, yung thousands of patients na natulungan na, yung more than 1,000 volunteer doctors and more than 3,000 non-medical volunteers. Yan ang sabi ni Vice President Lenny Robredo. Sabi niya, advice lang o payo lang sa mga naninira. Baka gusto niyo nang tumulong. Grabe pangangailangan ng mga kababayan natin ngayon. Please help us report this fake news purveyors o purveyors, sabi ni Vice President Lenny Robredo. Isa pa ho sa fake news, ito'y sa kasagsaga ng COVID. Ang daming nagkakasakit ngayon. Wala na yatang bahay ngayon sa Pilipinas ang hindi napasok ng COVID, mga kaibigan. Eh ako nga ho na hindi naman ganong lumalabas, bihirang-bihira. Kalain nyo, nahawa ko. Di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito naman, marami nagagawa itong Office of the Vice President. Libo-libong pasyente ng COVID ang nakatanggap ng libreng konsultasyon na naman. Care packages. Ito wala ang gobyerno. Sipin mo, nasa kanila lahat ang pondo. Pag tinanong mo, walang pondo. Hindi raw alam saan kukunin. Ano ibig sabihin ng care packages? Sa pagkakaintindi ko dyan, pinagsama-sama ang kitchen . Di ba? Naka-organize na yan . Halimbawa, merong nag-positive. Bibigyan ka na yan. Di ba? Andyan na yung mga gagamitin mo para mag-isolate ka. Organisado. Hindi ho ba? Ang naipamahagi sa mga nangangailangan, 10,142 ang nabigyan nito mula ng ilunsad yung bayanihan ikonsulta noong Abril nakaraang taon. At saka alam naman ninyo, ang may pinakaraming volunteer na medical volunteers, doctors, mga nurse, si Vice President Lenny Robredo. Yan po, ito'y sa Quezon City ito. Kalakip sa bayanihan ikonsulta COVID-19 care kit ay ang ito mga laman ng kit, may thermometer, may oximeter, mga gamot tulad ng paracetamol, oral solution. Itong gobyerno ni paracetamol, walang naibigay . Ni hindi pa makontrol yung pagkaubos ng gamot. At saka, yung halaga ng gamot. Meron pang vitamin C at D3, carbocysteine at oral antiseptic. May pang mumug pa. Kasama rin sa isang box, ang isang box ng face mask. Alcohol, garbage bags at disinfectant. Meron ding monitoring sheet kung saan isusulat ng pasyente ang kanyang temperature, oxygen, saturation at mga sintomas. Meron ding libreng molnupiravir, isang gamot para sa COVID. Basta't ito ay nireseta ng volunteer doctors ng programa. Ayon po kay Vice President Robredo, nais pa ng bayanihan ikonsulta na makaabot pa ng mas maraming individual, kaya lamang kulang din ng resources ang OBP. Yan po, mga kaibigan. Meron bang ganyan yung iba? Wala . Abogadong may puso, nagtatanggol pero hindi nagpapabayad, noon pa man. Masaya, kasi libre na lahat . Baka nang babayaran. Kay Lenny Robredo, angat buhay lahat. Ang dami nilang sinasabi sa akin, puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished.
bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Po si Percy Lapid, maraming salamat at magandang yumaga. Larry Katok. Nang aapit ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, aking ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Nagmamahal sa'yo.